dahil dinengdeng is live sa aming mga Ilocano. Kaya ito na naman yung aking isi-share sa inyo ngayon dahil ako ay isang proud Ilocano. Hi Kabamba, magandang buhay! Maraming nagtatanong kung ano daw yung bagbag kong or sabidukong. Kaya ito na't ipapakita ko sa inyo. Yan ay gumagapang yung kanyang puno. Once a year lang ito namumulaklak. July hanggang August lang ito, Kabamba. At nakakain din pala ang bunga nito. Maraming hindi nakakaalam sa gulay na ito. Ewan ko lang, Kabamba, kung kaming taga-norte lang ang may alam nito na gulay. Twice a week pala ako nakaka-harvest ng bagbag kong. Kaya sinusulit ko na, Kabamba, habang meron pa. May nakuha din pala akong dahon ng ampalaya at talong. Ang ipapartner ko naman dito sa aking dinengdeng ay itong daing na bangus. Kaya ako na lang yung magdadaing dito, kaya lang ay hindi na ito boneless. Hindi ko rin kasi alam magtanggal ng tinik nito. Kaya hinati ko na lang ito sa gitna. Talagang matinik ito, pero sanay na kami sa ganitong klase na isda. Pagkahati ko nito ay hinugasan ko lang at nilagay ko lang dito sa malaking baunan. Naglagay lang ako dito ng seasoning granules, pinong paminta at bawang. At kunting asin na pampalasa. Pagkalagay ko sa mga ito ay nilagyan ko na rin ito ng suka. Sukang tubo yung aking ginamit. Sobrang asim itong aming suka dito sa Pangasinan. Ibababad ko lang ito ng 3 oras. Pero kung gusto nyo ng mas malasa ito ay pwede nyo itong ibabad overnight. Yan at magluluto na tayo, Kabamba, dahil alas 11 na ito ng umaga. Magtatanghali na at darating na yung aking mag-aama galing sa eskwela. Dito sa aking cooking pot na may tubig ay pinakuluan ko lang itong bangus. Sa parte lang ito ng ulo, Kabamba, tira ko lang ito nung nagprito ako nung isang araw pa. Pagkakulo ko dito sa isda ay agad ko naman nang nilagyan ito ng bagoong. Papakuluan lang ulit natin ito ng saglit bago ko nilagay itong kamote. Tinakpan at papakuluan lang ulit natin ito hanggang sa maluto na yung aking nilagay na kamote. Yan at malambot na, ilalagay ko naman na dito yung ating talong. May nakakapansin pala pag nagluluto ako ng talong, bakit daw ay hindi ko ito hinahati sa gitna. Hinahati ko po yan, Kabamba. Hinahati ko ito sa gilid, baka hindi mo lang nakita. Kailangan din natin kasi yan hatiin para makita natin kung may sira ito. Pagkapakulo ko naman dito sa talong ay nilagay ko na dito yung ating sitaw. Tawag namin dito sa dinengdeng na to ay buridibot. Kahit wala itong bunga ng malunggay ay matatawag pa rin itong buridibot. Dahil nga sa nilagay nating kamote, lulutuin natin ito hanggang ito ay maburbur. O kaya sa Tagalog nito, ito ay lulutuin natin hanggang ito ay maduro. Nilagyan ko rin pala ito ng kunting bitchin. Huwag mo na lang lagyan kung ayaw mo ito. At ilalagay ko naman na dito yung isa pang isasag ko dito sa aking dinengdeng, itong kuros. Yan ay yung dried na hipon na maliliit. At nung naluto na itong ating sitaw ay isinunod ko nang nilagay dito yung ating bagbag kong at itong dahon ng ampalaya. Kaya alam kong mga kapwa ko na naman na Ilocano ang makakarelate na naman dito sa aking niluluto. Kaya shout out dagay di kakabsat ko nga ka-Ilocanwak. Kaming mga Ilocano ay talagang mahilig magluto ng iba't ibang klase ng gulay na laing kaming agsarimot-mot. Sipagal lang nating magtanim ng mga gulay sa ating mga bakuran. Panigurado ay fresh lagi ang inyong gugulayin. Habang nagluluto na pala ako ng dinengdeng ay sinasabay ko na rin yung pagpiprito dito sa ating daing na bangus. Yan din kasi ang isang masarap na partner ng ating dinengdeng. Kung umabot ka sa panonood nito, pwedeng paki-follow or like mo naman po ang Bambas Kitchen pag di ka pa nakapag-follow. Paki-like and share na lang para mapanood din ng iba. Yan at ready to serve na yung ating daing na bangus at dinengdeng. Maraming salamat sa panonood, Kabamba! Hanggang sa muli!